Hello guys, welcome to my channel. At ngayon guys, may ituturo na naman po ako sa inyo kung paano mag-install ng Windows 10 gamit ang CD ROM natin. At ito guys, sundan niyo po ako kung paano gawin. Easy lang to guys, lalo na sa mga expert sa mga computer, easy lang talaga ito. Kaya let's go guys. Yun ang Windows 10. Ito ang click natin guys. Windows 10 po ang ating install guys. Click install guys. Click yung ito guys sa ibaba, click yung po next, piliin nyo po itong custom. Hindi na natin ipapartition guys kasi 120 gig lang ito guys. Pang OS lang kung SSD natin, kaya diretso na tayo. Next na lang. At ayan po. Installing Windows na po siya, ganun. Yun guys, installing Windows na po siya. Hintayin lang natin matapos lahat ito. At automatic po siya mag-restart guys. At ayan guys, mag-restart po yan. Hintayin nyo lang, huwag nyo lang galawin niya guys. Mag-restart po yan. Huwag nyo lang galawin. Huwag nyo lang galawin guys. Ayan. Ang SSD na po yan ang nagra-run guys. SSD na po ang nagra-run kasi hindi natin ginalaw yung Inter. Kung ginagalaw nyo po yung Inter, automatic yung CD-ROM ang mag-run niya.
to guys, ang SSD na po ang nag-run. Katagalan kasi ito guys, pag mag-install ng Windows 10, may katagalan talaga. Kahit Windows 7, may katagalan, kaya be patient lang guys. At ito po ang aking CD-ROM guys. Ito yung CD-ROM na ginagamit ko. Ito yung computer board. Ito yung motherboard. At ito ang video card. Pisonit po to guys, pisonit. Yan guys, huwag nyo lang galawin guys. Ayun lo hagday. At ayan guys, start ito guys. Kailin nyo lang ito. Yes. Ito guys. Lagyan nyo lang ng pangalan nyo. Kayo lang bahala kung anong pangalan lagay nyo rito. Sa akin PC 1. At next nyo lang password. Pwede na yun. Kayo nang bahala, pero sa akin hindi ko nalagyan to kasi internet pisonit kasi ito pang masa. Sa kaya next na lang. At ito yes nyo na lang guys. At accept guys. Ayan po guys, starting po. At ayan guys, tapos na po tayo pag-install ng Windows 10. At pagkatapos guys, installan po natin ng driver fax solution para ma-update po ang mga port ng USB port at saka video card para ma-update po. Kaya,
Lagay pa natin ito. Ang gagawin natin ngayon guys ay mag-install ng driver stick. Double click nyo lang ito guys. Ay, hindi yun mo! Upa! Sakala ko nila! Cancel lang nyo lang guys. Huwag nyo i-update. At ayan guys, X nyo lang guys, dito X. Mayroon pang i-update, dalawa ang i-update natin guys. Click nyo lang update ko. At importante dito guys, yung DirectX. Yung importante lang ang ilalagay natin guys. Ito guys, huwag nyo lang dalawin. At start installation lang guys. Ayan guys, hintayin nyo na lang ang pagtapos ng driver's installation guys. Importante talaga to guys kasi hindi magra-run yung video card natin at yung mga port niya may hindi pa-function pag wala itong driver's pack. Kaya pagkatapos ng installation ng Windows nyo guys ay sunod naman itong driver's pack solution natin para ma-update ang mga port ng motherboard. At ito guys, ang video card po ang kanyang ina-update guys. Importante talaga yan guys. Ayan po guys, video card po ang ina-update niya. At ito guys, tapos na po ang video card natin pag-install. Ang sunod-sunod naman ang Microsoft Visual C. Importante talaga yan guys kung mag-install kayo ng mga games. Importante talaga itong Microsoft Visual C. Kasi hindi mag-run ang mga games ninyo kung wala ito. Importante talaga yan guys. At yan guys, magpa-restart na po itong computer natin. Kaya i-restart nyo lang guys. I-click nyo lang okay. Ayan. Kailangan talaga yung i-restart guys para freeze na yung ating ina-install. Pasok na yung ating ina-install. Isang wala to! At yan po guys. Sana may nakuha kayo sa aking mga tutorial. Katulad niyan na pag-install ng OS Windows 10. At kita-kits tayo sa susunod na tutorial ko guys. Marami pa akong mga gagawin na mga tutorial. Kaya stay put lang kayo sa aking channel. Salamat po.